Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Maulan na umaga ang sumalubong sa mga motorista sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Pansamantala namang itinigil ang operasyon sa NAIA terminals matapos mag-issue ng lightning red alert ang PAGASA. Nagbaba ng utos ang Korte Suprema na itigil muna ang pagpapatupad ng NCAP o No Contact Apprehension Policy sa Metro Manila. Ang reaksyon dito ng mga motorista sa balitang hatid ni Darlene Cai. Umabot na raw sa 11,000 piso ang naimulta ng taxi driver na si Romeo dahil sa kanyang traffic violations na nahuli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang NCAP ang paghuli sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng mga kamerang nakabantay sa galaw ng mga dumaraang sasakyan. Ang mga pinakita sa akin ng video, hindi yung pagkanan ko, nakita ko, bakit gano'n? Nakasinyas ako ng kanan. Nakago. Biglang stop. Sabi ko, bakit ganun? Nawalan bigla. Kasi dati ang stoplight, may mga bilang. Binayaran niya na lang daw para makapagpatuloy sa paghahanap buhay. Pero napakalaking bagay raw ng perang iyon sa kanya, nakatumbas na raw ng isang buwang kita. Mahirap lang kami. Ang hanap buhay namin, isang hamak lang ng taxi driver. Pero ang kinikita namin, napakaliit na bagay. Bakit naman ako napakalaki? Kaya pabor siya sa pansamantalang pagpapatigil sa NCAP sa Metro Manila. Pinanigan ng Korte Suprema ang dalawang petisyon ng mga transport group at motorista. Naglabas ang Korte ng temporary restraining order para mapag-aralan ng legalidad ng pagpapatupad ng NCAP. Pinagbawalan din ng Korte ang Land Transportation Office na magbigay ng impormasyon ng mga motorista sa mga LGU o anumang ahensya na nagpapatupad ng NCAP. Pero kung si Mike ang tatanungin, hindi sapat na suspindihin ito. Dapat tuluyan na raw itigil ang NCAP. Ginaya natin yung NCAP ng ibang bansa, pero yung kondisyon kasi ng highway sa Pilipinas iba eh, iba sa ibang bansa. Tulad niyan, yung highway sa ibang bansa, magaganda yung mga road signs, kompleto sila doon. Dito nga eh, tignan mo, kulang-kulang ang road signs, signages, sira, lubak ang kalsada, makipot yung kalsada, ilang lanes lang tayo, dalawang lanes. Yung traffic lights natin, hindi gumagana lahat. Dapat iisa lang sana yung ano, yung ipatupad nilang traffic lights, kumbaga dapat may countdown. May isang violation notice na raw ang dumating sa kanya, pero gusto niya munang malaman kung ano ito bago niya bayaran. Yan din ang sabi ng rider na si Ron, nakapagbayad na siya ng 2,000 pisong penalty. Aminado naman siyang lumabag sa batas trapiko, pero anya? Okay naman po siya, may kaso, syempre ano lang po, yung ibang lugar na hindi maayos yung sign nga po siya. Ayusin na lang po yung sa ano ma'am, yung sa mga sign po ng mga no left turn. Sa ngayon, bawal munang manghuli sa ilalim ng NCAP ang Maynila, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa at Quezon City. Saklaw din ang desisyon ng MMDA. Mananatili yan hanggang bawiin ng Korte Suprema. Darlene Cai, GMA News. Nirerespeto naman ng mga LGU ng Metro Manila ang pansamantalang pagpapatigil ng Korte Suprema sa No Contact Apprehension Policy. Sabi po ng Quezon City Local Government, susunod sila sa utos ng Korte. Gayunman, 93% daw ang ibinaba ng traffic violation sa lungsod dahil sa NCAP. Sabi naman ng Valenzuela LGU, inihinto na nila kahapon ang NCAP kahit wala pang natatanggap na kopya ng desisyon. Tigil na rin muna ang pagpapatupad ng NCAP sa lungsod ng Parañaque. Ang Manila LGU nagsabing ipapatigil daw nila ang pagpapatupad ng NCAP oras na matanggap ang TRO ruling. Wala pang pahayag ang lungsod ng Muntinlupa kaugnay sa utos ng Korte Suprema. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA planong mag-deploy ng mas maraming personnel para magbantay sa mga kalsada kasunod ng pagpapatigil muna sa NCAP. Antabayanan po ang iba pang detalye niyan maya-maya lang.
143% ang itinaas ng kaso ng dengue sa Pilipinas ngayong taon kumpara noong 2021. Ayon po sa Department of Health, mula January 1 hanggang August 13, halos 119,000 ang naitalang dengue cases sa buong bansa. Sa recent cases, pinakamarami ay mula Region 3, sunod ang NCR at CAR o Cordillera Administrative Region. As of August 13, 6 na rehiyon na ang lumampas sa epidemic thresholds ng dengue sa loob ng 4 na linggo. Kabilang po dito ang Region 4A o Calabarzon na may 12,807 dengue cases mula January 1 hanggang August 27. Lampas doble o 132% ang itinaas nito kumpara sa parehong panahon noong 2021. May pinakamaraming kaso ang Laguna. Sumunod ang Rizal, Cavite, Quezon, Batangas at Lucena. Pinakamarami sa mga nagkasakit mga batang edad, 1 hanggang 10 taong gulang, 22 po ang nasawi. Narito po muli ang ilang paalala ng Department of Health bilang pag-iingat kontra dengue. Tandaan po ang 4 na S, search and destroy o alisin po yung mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. Self-protection measures o magsuot po ng mahabang damit, maglagay ng insect repellent at gumamit ng kulambo. Seek early consultation kung may lagnat na ng 2 araw at rashes sa balat. Huwag pong mag-atubiling kumonsulta ng health professionals. At say no to indiscriminate fogging. Mag-fogging lamang kung may dengue outbreak. Anim na babae, kabilang ang 5 menor de edad ang nasagip sa plano umanong pagbugaw. Arestado naman ang sospek. Panoorin niyo po itong balita ni Jan Consulta para huwag maging biktima. Relax lang kayo ha. Inaaresto ka namin sa sala ng human trafficking. Hindi na nakapalag ang babaeng subject matapos arestuhin sa loob ng isang van sa Pasig City. Nahuli sa akto ang suspect na tumanggap ng bayad para sa 6 na babaeng ibinubugaw umano niya. 5 sa mga biktima, nasa 14 hanggang 17 ang edad. Ang suspect pa umano ang nagre-rekomenda kung saang hotel sila pwedeng dalhin. Nagre-recruit sila ng mga batang babae online using social platforms. Hinihingian nila ng pictures itong mga nire-recruit nila. And then nagkakreate sila ng portfolio. Itong portfolio naman na ito ay sinisend ng mga suspect natin sa kanilang potential customers. 5,000 piso kada ulo ang singil ng suspect sa mga customer. Hindi na pinayagan ng NBI na makapanayam ng media ang suspect na naharap sa reklamang paglabag sa RA 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking Persons Act of 2022. Non-bailable ang reklamo laban sa suspect. Napakahalaga ng mahuli ang mga suspect to create awareness din sa mga parents at sa mga kabataan ng mga negative effects ng human trafficking. Nasa kustodiya na ng DSWD ang 5 menor de edad para sumailalim sa psychosocial intervention at counseling. Pinakawalan naman ng NBI ang isa pang na-rescue na babae. John Consulta, GMA News. Iginiit ng grupo ng sugar miller sa bansa na hindi artificial o gawa-gawa ang kakulangan sa supply ng asukal. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. I said Malacañang is being misled, right? And this was with reference to the rates that have been going on. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inalmahan ng Philippine Sugar Millers Association ang sunod-sunod na inspeksyon ng Bureau of Customs sa mga bodega ng asukal. Sa Bukidnon daw kasi halimbawa, tila napakarami raw nang nakitang 440,000 bags ng asukal. Pero kung tutuusin, 15% lang daw ito ng production nila. Artificial ba yung sugar shortage? I do not believe that it is artificial. If you ask us, were we hoarding? Well, we're down to the last 15%. Okay. And we will only start milling in November. So this will only last us. So hindi na po natin pagtatagalin. Atin ang tawagin ng ating senior, one of our senior forecaster, Raymond Ordinario. Ito na. Okay.
Okay po, so magandang umaga sa ating lahat. And ito na po yung update natin. Dito po sa dalawang bagyo na binabantayan natin, yung una po, itong si Tropical Depression Gardo na nasa loob ng ating area of responsibility. At ito pong isa pang super typhoon na nasa labas ng ating PAR. So ito po, as of 10 a.m., itong si Tropical Depression Gardo ay nasa layong 1,065 kilometers sa may silangan niya ng extreme northern Luzon. So nakikita natin, itong kaulapan na dala ng Gardo ay masyado pang malayo sa ating bansa para magkaroon ng direct effect. Ngunit yung extension ng kaulapan, itong trough nitong bagyong si Gardo ang nagdudulot ngayon ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa may Luzon area, specific dito sa may western section ng central at southern Luzon, including Metro Manila. Then may mga southwest winds tayo, mga signature ng southwest monsoon over the western section of Visayas. So ito yung nakikita natin na nagiging epekto lamang itong Gardo, ngunit wala pa rito direktang epekto. And as of 10 a.m., ito ang Gardo ay may hangin na aabot ng 55 kilometers per malapit sa gitna at 70 kilometers naman ang kanyang pagbugso. Ito ay kumikilos ng northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So, ang nangyayari kay Gardo ay kumikilos pa rin ito papalayo ng ating bansa at dahil doon sa maliit na distansya nitong dalawang bagyo ay possible na magkaroon ng binary o tropical cyclone binary interaction o nag-i-interact yung galaw ni Gardo dito kay Hinanon na nasa as of 10 a.m. ay nasa 980 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Nag-maintain ng kanyang intensity at 195 kilometers per near the center and gustiness na abot ng 240 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin ng westward, west-southwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito yung super typhoon na inaasahan natin papasok ng ating area of responsibility. Ngunit gusto natin linawin na papasok ito ng area of responsibility at wala pang direktang epekto. Kasi ang nagiging connotation, kapag pumasok ng PAR, may direct effect agad. So, ito ay papasok pa lang na ating area of responsibility by tonight or tomorrow morning at papangalan natin Bagyong Henry. Magiging ikatlong bagyo sa buwan ng Agosto. So, unahin natin itong si Gardo na nasa loob ng ating area of responsibility. So, generally, it will move on a north or northwestward direction pero malayo pa rin sa ating bansa. And within the next 24 hours, nakikita natin na possible ng mag-dissipate o matunaw o maging isang low pressure area itong si Tropical Depression Gardo. Then still, dahil nga sa layo nito, wala itong direct effect. Ngunit yung trough or extension ang magdudulot ngayon ng pag-ulan over the some parts of Visayas and Luzon area. Okay, for the super typhoon, so nakikita natin sa ating trough. So as of 8 a.m., nasa labas pa siya. Then mamayang gabi, inaasahan natin na papasok na ito ng ating area of responsibility over the northern boundary. Then nakikita natin based on our analysis, ito ay susubsob pa. So ito yung nakikita natin dahil merong high pressure area on the east and on the west and east ng bagyo. Ito ngayon yung pumipigil doon sa bagyo para umilos pataas. Then ang nangyayari ngayon, gumagalaw pa eastward yung high pressure area dito sa may Japan side. Then mayroon pa ni bagong high dito na siya ngayon na mag-govern sa movement ito. Kaya by ganung scenario, susubsob pa ng husto yung ating bagyo. Kaya nakikita natin yung ating extreme northern Luzon area ang binabantayan natin dahil kapag sumubsob pa ng husto, itong, itong super typhoon natin ay possible worst case scenario natin, signal number 3 over the extreme northern Luzon area, which is Batanes. So, yun yung binabantayan natin. Pero may scenario din tayo na possible na na kumilos ito papalayo. Pero sa ngayon, ito yung pinakamalapit na yung ating bagyo on Friday. Ito na yung pinakamalapit dito sa extreme northern Luzon area. So, yun yung binabantayan natin dito sa super typhoon na papasok ng ating area of responsibility. So, on that track, no, so nakikita natin no, by tonight then, it will be named Henry. Then by late Thursday through Friday, ito na yung magiging almost stationary siya dito. So makikita natin na halos magkakatikit. Then mag-recurve na siya towards north. So ito yung nakikita natin ang galaw. Dahil nga nakadepende si itong ating super typhoon dito sa dalawang high pressure system sa ibabaw niya. So kapag ito na ngayon na magdidikta ng galaw, ito yung magsasabi sa atin kung ito ay susubsob pa ng husto or hindi na.
So yun yung ating nakikita ang magiging epekto nito in nakaminate. So ang crucial date natin is on Friday and weekend dahil titignan din natin kapag nandito ang bagyo, possible din yan maghatak ng habagat. So yun pa yung isang tinitignan natin sa ngayon na magpapauli naman mostly on the northern and central parts of Luzon. So dito wala pa naman tayo nakataas din na anumang wind signal kasi na malayo pa naman ito at pero magiging rough condition na over the parts of the northern Philippine area. So mas magiging maalo na dito sa may southern Japan and Taiwan area. Then light to moderate winds, rains naman expect natin on late Thursday or Friday. Then enhancement ay hindi natin i-rule out na pwede nga magpaulan dyan sa western section ng Luzon beginning on Friday. And that's po for the update on dalawang bagyo na binabantayan natin. Thank you, Sir Raymond. And to give us update on the dams and other river basins and reservoir, let us all welcome Mr. Edgar De La Cruz. Good morning po. Dam update po tayo. August 31. Ito po yung elevation ng mga dams natin kanina ng alas 6 ng umaga. Yung angat po natin nasa 177.37. Kung titignan po natin, yung normal high niya is 210. So, meron pa tayong 32 meters plus para maabot niya yung 210. So, kung may papasok man ng mga pag-ulan, hindi po tayo mangangamba na mag-o-open yung angat dam. And then, ang IPO, nasa 99.99. And ang normal high niya, spilling level is 101. And then ang lamesa nasa 79.33. Ang spilling level niya is 80.15. So mayroon pang 0.82 meters. And then ang Amboklao nasa 746.42. Ang normal high niya nasa 752. So may 5 meters plus pa na pupunuin. And then ang Binga, nasa 574.08. Ang kanyang normal ay nasa 575. So, ang Binga, nag-issue na sila ng precautionary flood advisory na pagka umangat pa yan, maaaring mag-open sila ng gates nila. And then ang San Roque, nasa 250.32. So ang normal high niya is 280. So may meron pang 29.68 meters na dapat niyang mapuno. And then ang Pantabangan, nasa 189.35. Ang normal high niya is 216. So 26 meters plus pa. And then ang Magat, na ito talaga natin binabantayan, nasa 187.23. Ang normal high niya nasa 190. So may 2.77 meters na lang difference niya. So ganun din yung Magat nag-issue na rin ng na pwede sila magbukas ng gate anytime. Pero bago naman sila magbukas, mga 5 hours before the opening of their gates, nagbibigay sila ng abiso. Then ang Kaliraya nasa 286.67. Then, ito yung projection namin this day up to tomorrow. Yung angat, ang projection namin is aakit siya ng 178.94 bukas. Kung masusunod yung aming rainfall forecast sa basin ng angat. Then, ang San Roque, papanik siya ng 252. So, normal high niya is 280. So, malayo pa. And then, ang Pantabangan, pinoproject namin na aakyat siya ng 189.97. So, ang normal high is 216. So, wala tayong dapat ipag-alala pa rin dyan. Then, ang Magat, ang forecast rainfall namin dyan is 15. So, ang tansya namin is aabutin niya yung normal high elevation niya. So, meron talagang pwede siyang mag-open anytime.
And then meron po kaming general flood advisory na nilabas dito sa may Region 3 ng Central Luzon sa Bataan and Zambales. Kasi nung tinignan namin yung satellite pictures, meron po dito mga medyo may makakapal na ulap. So mabuti na yung maaga natin ini-issuan sila ng mga warning para makapag-prepare yung LGU. And yun lang po muna sa flood forecasting. Marami pong salamat. Thank you po, Sir Edgar. Inuna po muna natin ang ating mga updates, pero hindi po natin palalagpasin, of course, ang opening statement ng aming administrator, Dr. Vicente B. Manang. Close na lang natin. muli po, papasalamat po kami sa inyo, sa mga taga-media, mga partners natin sa media. Nandito na naman tayo at sana ay mabantayan natin ng gusto itong bagyong ating binabantayan. At dalawang bagyo ito. Yung isa ay, although sa prediction natin ay maglo-low pressures na lang siya, ngayon nasa depression siya, eventually mawawala yan from LPA, tapos mawawala, mag-dissipate. Pero yung isang bagyo na ang pangalan ngayon ay Hinamnor. Hinamnor daw ito. Ay papasok. Inaasahang papasok kung hindi man mamayang gabi, bukas ng umaga. Ito yung pangatlong bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility this month of August. Kung makapasok itong si Hinamnor. Ngayon po ay muli nagpapasalamat kami sa mga nanonood. Sana po ay ating tutukan yung ating mga issuances ng ating warnings tsaka bulletins para hindi tayo mabulaga. Kasama ko dito ngayon sa aking kanan ay si June Galang na ito yung head ng ating weather division na kung saan nandoon yung weather forecasting. Nandito naman si Dr. Pawelas, ito yung head naman ng operations and services. Siya yung OIC ng Deputy Administrator for Operations and Services. Doon so may bandang kaliwa si June Paat, siya ngayon ng OIC ng Hydromet Division. So kung may tanong po kayo, sila na lang sagot. Okay po. Thank you po, Doc Vic. At bago po tayo dumako sa ating question and answer, let me acknowledge the presence. Ipinatigil nga muna ng Korte Suprema ang no-contact apprehension policy sa ilang lungsod sa NCR. Ano naman kaya ang masasabi rito ng ating mga kababayan? Pabor daw si Tekna Zenith dahil pahirap daw ito sa mga motorista at commuter. Ginhawa raw ito para sa kanila. Sinugundahan niya ni Anthony Partible. Anya, ayusin muna raw ang sistema ng pagpapatupad ng NCAP at maging makatao ang paniningil sa bawat paglabag sa batas trapiko. Sabi naman ni Clark Padagas, dapat din ay sumunod sa batas ang mga nagpapatupad ng NCAP. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan. Bisitahin lamang ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. Ngayong ipinatigil muna ang no-contact apprehension policy, makakausap po natin si Quezon City Legal Counsel, Attorney Orlando Paulo Casimiro. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Casimiro. Si Connie Season po ito. Hello, Ma'am Connie. Magandang hali po sa inyo at sa lahat po ng nakasubaybay sa inyong programa. Meron ba kayong bagong mga patakaran pagdating po naman sa inyong traffic apprehension na gagawin? Ngayon pong may TRO muna itong NCAP, no? Wala naman po siguro, Ma'am Connie, no? Kung meron man, siguro yung pagdagdag po natin ng mga kanagdagang tao doon po sa mga mangangailangang mga location. Gawa nga po na yung ating mga cameras ay pansamantala na munang titigil, no? Sa pag-implementa ng NCAP. Okay, kasama ho ng ibang mga Metro Manila mayors, meron ho ba kayong susunod na hakbang? Probably, magkakaroon ba kayo ng motion para po ipalift, no, itong TRO muna?
Alisa ngayon po kasi, Ma'am Connie, although nagka-receive po kami ng order to comment mula po sa ating Korte Suprema noong nakarang linggo, August 22, wala po kasi siyang kalakip na petisyon. So hindi po namin alam kung ano po yung nilalaman. Baka mamaya o kinabukasan sa mga susunod na araw. Pag aming po pagtanggap nung actual no, official copy ng petition, saka po kami gagawa po ng necessary pending. Pero definitely po, kami po ay magpa-file ng aming comment. Alright. Nauna na ho kasi doon sa joint statement na ginawa po ng Metro Manila Mayor. Sinabi po na hindi ba 93% no, na talagang nakatulong ang NCAP sa pagsiwata, no, sa wata ng mga pasaway ng mga motorista. So sa Quezon City, ano ho ang inyong update pagdating doon ba? Sa inyo rin ho ba naging effective ito? Yes, Ma'am Connie. Actually, yung numero po yan, yung 93%, tingin ko po sa amin po galing yan, ano, sa nagsimula po ang NCAP na ipasa isatupad noong Hulyo, and in 1.5 months nagkaroon po tayo ng pagbaba ng insidente ng traffic violations ng 93%. Mm-hmm. So kahit maikli pa lang po yung panahon, no, ng pagpapa-implementa ng NCAP sa Quezon City, ganun na po yung naging epekto na doon po sa mga lokasyon kung saan may NCAP cameras. I understand, sir, no, tama ho ba, na meron kayong private partner pagdating sa technology na ginagamit po ninyo para dito sa NCAP. Papaano ho yung kontrata? Hindi ho ba magkakaroon kayo ng breach of contract naman at malalagay sa alangan? Wala naman po. Dito po ang Supreme Court na po ang nagsabi, no? Mm-hmm. Pagsamantala po munang itigil, no, yung pagpapatupad ng NCAP. So hindi naman po yan in breach. Actually, yan po siguro isang pagkakataon para sa amin halimbawa sa QC upang ipakita po, no, kung ano po talaga ang nature, no, at kung paano po umabot sa pagpapatupad ng NCAP. Opo. Ito po sa aming syudad. Okay, so attorney, ito rin din, ano, kasi marami hong nakuha tayo na tatanggap na reklamo dito po sa NCAP na napakataas, di ba, na pagsingil daw na sa mga motorisang lumalabag. Meron bang magiging pagbabago o napag-uusapan na kayo sa inyo pong grupo na maaari kayang uniform na lamang yung singil, yung sa mga traffic violations, o kaya ibaba? Open naman po, Ma'am Connie, no, ang Quezon City, lalo na sa pagbaba, kasi ang layo naman po ng NCAP, hindi naman po para kumita, kundi para mag-instill po ng disiplina sa ating mga motorista at pedestrians. Mm-hmm. So, ang mga multa naman po na yan ay base rin po sa mga batas natin ngayon, no, o ordinansa. So, kung magkakaroon po ng agreement or magkakaroon po ng uniform rate, wala pong problema sa Quezon City. Okay lang po saan. Opo. Nabanggit nyo, hindi naman ito para kumita. Pero meron din hong napupuntahan, di ba? Yung nakukuha ninyo o nakakalap ninyo na mga pera para dun sa mga projects po ng Quezon City. Tama ho ba yun? Well, isa't kalahating buwan pa lang po, Ma'am Connie, yung aming NCAP, no. Pero ang nakasaad po, no, doon po sa mga dokumento diyan ay lahat po ng share ng local government of Quezon City will be igagawin po at ilalaan para sa mga proyekto. Ang sinabi po ni Mayor Joy Belmonte sa social services po dapat yan ilagay. Pero sa ngayon, sa 1.5 months po, siguro wala pa po sigurong ganun, ano, ganung kalaking halaga ang Quezon City. Okay. Yes, sa Quezon City. Thank you so very much po sa inyo, Attorney Casimiro, sa inyong oras. Maraming salamat din po, Ma'am Connie, at sa lahat po ng taga-subaybay. More power po sa inyo. Yan po naman ang Quezon City Legal Counsel na si Attorney Orlando Paulo Casimiro. Ang ulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, posibleng mamayang gabi ay nasa loob na ng PIR ang super typhoon na may international name na Hinamnor. Tatawagin niya na Bagyong Henry oras sa pumasok ng PIR. At base sa wind forecast ng Metro Weather, ito mga kapuso yung super typhoon, ha? At ito yung mas mahinang bagyo, yung typhoon o tropical depression gado. At makikita nyo, habang papasok ng PIR yung bagyo, unti-unti namang sasama yung sirkulasyon nitong mas mahinang bagyo na si Gardo. At pagpasok niya sa PIR ng bagyong Hinamnor o tawagin na nating Henry, isa na lamang yung bagyo dito sa loob ng ating PIR. Hindi po sila magkakasabay na dalawang bagyo. At kung titingnan natin yung nagiging track ng super typhoon, itong si Henry na ang itawag natin, pagpasok niya ng PIR, imbis kasi po na dito sa malayo nang galing yan, hindi yan dumaan dito sa May Japan at imbis lumapit pa dito sa atin dahil nga sa isang high pressure area na nagsilbing parang
bakod o harang niya para pumunta siya ng Japan. At kung titingnan natin yung track niya, hindi yan tatama sa kalupaan dahil imbis na tumuloy-tuloy yan sa Northern Luzon, eh hihinto yan dito sa may east ng Taiwan o sa may Batanes, babagal siya at unti-unti, Sabado, magbabago yung kanyang track, imbis na papasubsob, eh aangat yan hanggang sa posible sa Linggo, nasa labas na yan ng ating area of responsibility. Sa ngayon, ha, 1,065 kilometers po ang layo ng bagyong Gardo dito sa may east ng extreme Northern Luzon. May lakas siya na 55 kilometers per hour. Samantalang itong super typhoon, mas malapit siya 980 kilometers northeast ng extreme Northern Luzon. Ang kanyang lakas, malakas ang hangin ito, 195 kilometers per hour. Pero mga kapuso, kahit na po magsasarib yung dalawang bagyo, eh hindi maglalandfall sa ating bansa. Tulad nabanggit natin kanina, pero dahil mabagal siya at halos stationary siya, yan yung lugar mga kapuso na kapag malakas ang isang bagyo, hindi natin mararamdaman yung direktang epekto pa rin nakikita niyo mga kulay pulang guhit na yan. Yan po yung palalakasin na habagat nitong bagyong si Henry at makikita niyo, ito ay Biyernes, mas magiging malakas ang habagat habang ito ay papalayo ng bansa dahil tuloy-tuloy yung paghatak ng habagat, hindi lang Sabado, kundi maging sa Linggo, eh malakas yung ating hangin habagat na makakapekto dito sa Luzon, maging dyan sa Visayas mga kapuso. Pero sa ngayon, wala pang epekto sa bansa, maging yung bagyong Gardo o yung super typhoon na si Henry. Pero dapat I am ready sa mga local thunderstorm ha? Dahil base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ito unahin natin Luzon, sa hapon may mga thunderstorm, Northern Luzon, Central Luzon, maging dyan sa Calabarzon at Mimaro pa. May mga malalakas na ulan mamayang hapon hanggang posibleng sa gabi na pwedeng magdulot ng mga bahat landslide kahit na malayo yung bagyo. Dyan sa Visayas, may mga ulan din mamayang hapon pero mas malalakas sa Panay Island at maging dyan sa Negros Provinces. Sa Mindanao, may mga thunderstorms na halos buong Mindanao at muli mga kapuso, ilang lugar sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at sa Soccsajan ang may mga intense thunderstorm. Sa mga taga Metro Manila, ngayong lalabas ng bahay, ha, mamayang hapon po uli, posible yung thunderstorm sa malaking bahagi ng Metro Manila. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sabi ng Department of Agriculture, kulang talaga ang supply ng ilang pangunahing bilihin kaya ang resulta, mataas ang presyo. Tulad po ng bawang na sa Bloom and Treat Market sa Maynila ay 470 pesos na ang kada kilo mula sa dating 410 pesos. Sa tala naman ng Department of Agriculture, mababa rin ang supply ngayon ng karneng baboy. Sa ngayon, 1.688 million metric tons ang supply. Mas mababa po yan sa demand sa bansa. Kare-kare baka mo, mas angat ang linamnam niyan kung may bagoong. Ang For the Win sa Pinoy Hapagkainan na yan may bagong achievement. Kering-keri ng kare-kare na mapasama sa 100 best-rated stews in the world ng international food website na Taste Atlas. Sa katunayan, nasa 52nd spot ito sa listahan. Pinusuan ito ng 4.3 out of 5 stars ratings mula sa Taste Atlas audience. At naway na busog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Raffy Tima, ako po si Chino Gaston. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.